Good morning, this is a Samsung front load washing machine 7.5 kilos with Eco Bubble Technologies with 11 year warranty. Kung pibili pa lang kayo ng washing machine na front load, dapat pa-install nyo siya mismo sa manufacturer or sa mismong service center. Bakit? Kasi meron tong ano eh, meron tong tinatawag na shipping bolts sa likod ng washing machine. So, safety bolt siya para during the transport, itong drum na to hindi siya gumagalaw. At the same time, ituturo din sa inyo yung pinaka-function ng lahat ng ito. So, next, familiarization muna tayo ng iba't ibang gamit or usage dito sa washing machine. So, ito, first, ito ang tinatawag na lagayan natin ng sabon, ng detergent or ng fabric conditioner dito. Dito naman ang detergent for soap kung gusto nyo mag-bubble soap. So, meron din tayo dito. Ito, hindi nyo siya basta-basta may hida. Gusto nyo sandimisin. So, meron siyang lever dito. So, press nyo lang siya dito. May hila nyo na siya. Ayan. Ayan. So, next, ito naman tinatawag natin dito na control panel. Ito siya. So, nakikita nyo dito ng temperature, rinse, child lock, spin options, bubble soap, quick wash, delay, then ito yung power button, then yung play, start button natin yan. Ito naman yung pinaka door. So, meron tayong maliit din na door dito, may kita nyo. So, pag pronesh nyo siya dito, so, gamit natin ito. Pagka halimbawang kapag nag-start na siya, then may nakalimutan kayo, gusto nyo magdagdag, pwede nyo siyang i-pause ito, and then open nyo lang para magdagdag, then start nyo ulit dito. So next, ito naman yung drum. So ito yung umiikot, ito yung drum. Then dito naman sa ilalim, meron tayo dito tinatawag na pump filter. Ito yan. So, ano lang siya, ikutin nyo lang. So, lahat ng dumi, pwede nyo linisin dyan. Tapos, meron din tayo dito. Ito. Ang tawag dito, emergency drain tube. So, pagkabigla kasing nag-brown out or nag-shutdown yung computer, ang ano natin dito, halimbawa may nagpatay ng tubig, so mag-shutdown yan. So, nangyayari, may tubig pa siya sa loob dito ng washing machine. So, kailangan nyo siyang i-drain. So, hilahin nyo lang siya dito para ma-drain siya. Ito ang tawag dito, filter cover. So, trash nyo lang siyang ganyan para masara natin. Ito namang ibabaw, ang tawag dito, worktop. So, ako, ginagawa ko dito, nilagyan ko lang siya ng isang laundry bag. So, yan, lagayan lang siya ng ano, ng dito sa ibabaw yung para sa mga medyas, sock or socks. Dito naman yung mga ano, mga pang loob natin. Nasa likod naman yung power plug and drain hose. Tapos nandito naman sa ilalim yung leveling pit. So pwede nyo siyang i-adjust kung halimbawang magalaw siya para maging steady. Nandito sa ilalim yung leveling pit niya. So, napakasimple ng paggamit ng washing machine ng front load. So, ito lang yung napaka-easy steps niya. So, siguro mga 6 steps or 4 steps lang magagawa. Tapos na. So, paglabas niya, sasampay na lang. Kasi ang mga front load, itong model na to, 80% dry to. So, meron pang isang model dito ng Samsung na 100% dry. Pero ito, 80% dry itong washing machine na to. So, paglabas pa lang, sasampay mo na lang siya more or less mga 1 to 2 hours. Tuyo na yung damit na ilalagay natin. So, napaka simple, easy steps lang. So, pag press mo, yan, lalabas na siya. Then, mamimili ka na kung anong gusto mong
gamitin. Bawa ito daily wash sa akin. Then, pwede ka na magdagdag kung halimbawa gusto mo taasan yung temperature, yung rinse, then play mo na or start mo na. So ganun lang siya, di ba? Start button, cycle selector, mamimili ka lang kung anong klaseng damit ang lalagay nyo sa loob ng washing machine. Then ito na. Siyempre dapat tunahin natin na maglalagay ka na ng damit dito sa loob bago nyo gawin yung function na to para masaraduhan nyo na to. Then kagandahan lang, so meron siyang tinatawag na bubble soap, quick wash. So sabi ko nga kanina, di ba, so meron siyang function dito na pwede ka maglagay ng ano. So kung gusto mo mag-pre-soap, maglagay ka lang dito ng detergent, tapos cycle na to, start button, cycle, pili ka, then saka mo siya ipipress kung gusto mo mag-bubble soap, then start button ka na. Kami ang ginagamit namin is liquid detergent versus sa powder, kasi sabi nga ng manufacturer, possible kasi na makasira kung halimbawa hindi na, alam naman natin diba na pagka mga powder detergent may instance na hindi siya talaga natutunaw. So kahit sabihin natin na mataas na yung temperature nito, pati yung spinning na cycle niya mayroong 1200 kasi ang pinakano nito RPM niya, pero possible kasi na meron pa rin dito mga tinatawag natin na residue. So syempre ang gusto naman natin tumagal din yung ating appliances, di ba, na ginagamit sa bahay. Kaya kami, we prefer na water detergent ang gamitin namin. Kasi mas madali, kung sabi nga, di ba? Mas madali siya na, ano, mas madali siya matunaw. At the same time, we feel na mas malinis ang laba gamit ang power gel, water detergent, or liquid detergent. So, isa-isayin natin itong water cycle, or washing cycle. So pagka nilagyan natin siya sa super eco wash, yan, so nakatapat na siya sa so, may kita natin dito, nagbago yung sa rinse at 1200 RPM. So sa super eco wash, ang recommended na kilos na dapat lagay lang natin dito sa loob is 4 kilos para mas malinis ang laba. Ito. So 2 hours and 16 minutes ang isang buong cycle for eco wash. For beddings naman, ayan, kita natin siya. So bumaba yung temperature niya, then 3 rinse at 800 RPM lang siya. 1 hour and 45 minutes. Alam naman natin kung ano yung mga beddings, di ba? So, daily wash. So, sa daily wash, underwear, yung mga shirt, di kulay or mga puti, pwede na tayo sa daily wash. So, sa delicates naman, may kita natin na 36 minutes lang at 30 degrees temperature, dalawang rinse lang at 400. So may kita natin mababa siya kasi nga ito yung mga ano eh, kaya nga tinawag siyang delicates. Ito yung mga bra, lingerie, ito yung madalas na dapat hinahand wash lang. So dito sa washing machine may function na siya. So next yung baby care, ayan siya. So baby care, kumbaga may kita natin dito 2 hour and 21 minutes at 95 degrees sa temperature natin Celsius, 4 na rinse at 1200 RPM yung speed niya. So dahil nga pang baby, so kailangan siyang mas mainit para mas
extra, kumbaga, mas mas matanggal ang dumi, mas matanggal ang mga bacteria na nasa dun sa damit, then mas marami siyang rinse dapat, kaya siya mas matagal din at 2 hours and 21 minutes. So pagka dito naman sa outdoor care, so 1 hour and 24 minutes. So at temperature 30 degrees Celsius, tatlong rinse, 1,200 din naman ako. So ano ba itong mga ano, outdoor care? So ito yung mga ski wear, ito yung mga sportswear, functional materials na ginagamit din like spandex, stretch, and microfiber products. Ito naman, dark garment, 1 hour and 29 minutes. Actually, parehas lang to halos ng daily wash. Kaya ako madalas ang ginagamit ko daily wash na, or dark garment. Kasi may kita natin dito yung function niya, almost the same lang siya. So, mas marami lang siyang rinse kasi nga dark garment siya. So, pwede rin dito yung mga pantalon, mga short. Ito na siya. Then, next, meron din tayong cotton. So, sabi nga, cotton na nga siya, di ba? So, cotton. Any cotton na cotton like bed linens, table linens, underwear, towel. So, dito siya sa cotton. 2 hour and 58 minutes. So, medyo matagal. So, meron din siyang e-cotton. Actually, parehas lang siya halos ng cotton sa e-cotton. Kaya may kita mo, 2 hour and 50 minutes lang. So, parehas siya halos. So, almost 3 hours siya. Then, synthetics. Ano ba yung mga synthetics? Ito yung mga blouse. Yan, madalas ito yan. Sa blouse, synthetics, dito yan. And shirts. Pwede rin siya dito. Next is yung wool. So, may kita natin dito, 54 minutes lang siya. At 40 degrees Celsius, dalawa lang ang rinse at 800. So, mas gentle siya pagkagamit ang wool. So, next, meron din tayong spin. Kung halimbawa na nag-hand wash ka, so, pwede mo gamitin itong spin lang. So, 15 minutes for spinning lang. And rinse and spin naman, so, 20 minutes. So, meron kang 1 rinse, 20 minutes lang siya. Rinse and spin na siya. Last is, meron tayong echo drum. So, actually, yung echo drum, maintenance siya for our washing machine. Kasi, nililinis niya yung loob ng washing machine, tinapatay niya yung bacteria. Tapos, para wala rin amoy, para lahat malinis na siya. So, pwede niyo siyang linisin. Tapos noon, dito, sabi nga kanina, so ito, pwede niyo siyang i-open para pagka nalinis na siya, dyan yung tatanggalin kung may mga dumi, dyan nyo siya lilinisin. At the same time, tips nga lang pala, pagka nasa echo drum function, hindi nyo kailangan maglagay ng sabon dito. Wala, tubig lang siya talaga. So, basta make sure lang na naka-open yung tubig nyo, yung faucet. Press nyo lang siya. Ayan, echo drum clean. Then, press this start button. Okay na siya, hintayin nyo na siya hanggang sa matapos. Then, ito, maganda sa kanya. Special feature sa kanya, meron siyang child lock. So, press nyo lang siyang dalawa. Or kung gusto nyo naman na i-mute, press nyo siyang dalawa. Natin tong power button, then sabay isa pa yan. So may lumabas na siyang symbol. So next, may press natin tong Samsung yan. So smart washer siya. So smart check. So next lang. So, tapat natin sa kanya.
Ayan siya. So, makita natin, di ba? Parehas siya lumalabas. So, ang kalagay sa kanya, SmartCheck has diagnosed that there are no checkpoints with the washer. Action, turn the device off and back on. So, ibig sabihin, wala po siyang nakitang problema dun sa unit natin.